Lulong at igapos. Dahil hindi natin maunawaan kung bakit may mga ganong klaseng babae na kaya maglakas ng loob, tumulong, makialam, mag-alala, at umasang mapapabuti ang kanilang kalagayan. Oh my gosh! Huy, ba't ko sinabi yun, Clay? Lagot. Yung mukha ni ano, makado. Huy, mukhang magising yan. Ang lalo! Ang awkward! Tunog ng kampana. Ako lang ba nakakarinig nun? Naririnig ko rin yun. Iyon ay hudyat lamang na mag-aalas tres na ng hapon. Kinaba! Pinapasunod siya ni Ali. Hindi. Nangilabot ako. Wala si Sisa. Hindi tayo nila ako papasukin. Hanggang dito na lamang daw ako. Paalam, Nori. May tangire. Hala, pangangihin si Ibarra. Maselia. Maselia! Hindi! Hala! Ayan, good morning or good day sa mga avid watchers natin dyan. Thank you so much for being here. Kakarating ko lang. Galing ako ng bakasyon. I actually came home or came to this room. Madaling araw na. So medyo, ano pa rin ako, hindi pa fully rested. Anyway guys, I'm excited to watch this new episode of Maria Clara Tibara. Episode 26 na tayo, ang bilis lang. And before we start, I want to say shout out to our friends there sa Queendom na group chat. Nabubulol ako. Queendom na group chat yung mga admins natin dyan. And also shout out sa lahat ng OFWs and mga Filipinos na working abroad na nanonood dito dahil hindi nyo mapanood on TV or via YouTube yung Episode 26 kasi nga nakuha na yata yung rights sa teleserye na to. Nakuha na ng Netflix. Ewan ko lang kung tama yung information na narinig ko. Pero yun, kaya hindi na siya available sa YouTube talaga. But I have my sources, so kaya nakakuha tayo ng copy. So I think ngayon kailangan lang natin ng quick recap of what happened the last episode. So sa naalala ko, si Fidel, parang he came to the rescue para kay Clay. Clay was actually rescuing din Sisa kasi parang nabaliw nga si Sisa at pinagkakatuwan siya ng mga tao doon. So, napaaway si Clay, dumating si Fidel, kilig ang mga viewers, kagaya ko. And syempre, tinulungan nila si Sisa, dinala nila sa bahay ni Fidel actually, or store niya ba yun. Walang pasok, so sila lang yata doon, yun yung naalala ko. And then, tinutulungan nga ni Clay, di ba, kasi Clay is a nurse, nursing student pala, and it's in her talaga to help people na nasaktan or may sakit. And then, nung na parang tawag dito, nagpapahinga si Sisa kasi kakagamot nga lang sa kanya ni Clay, nagising si Sisa. Tapos, nag-hallucinate. Inaway si Clay. Tapos, parang sinabihan niya na, nasan ka nung sinasaktan ako, nung kinuha yung mga anak ko? Parang nasaktan si Clay doon. Kasi parang sigurong na nakikita niya yung mama niya na nagsasalita. Feeling ko lang to, ah. And then, yun, nagkagulo. Parang mananakit pa nga yata si Sisa. So, ang intense ng eksena na yon. And then, punta tayo doon kay Maria Clara. Diba, sumugod nga siya doon sa bahay ni Ibarra. Nagsiselos. Tapos, may sinabi siya doon na mas palagi daw kasama ni Ibarra si Clay sa mga pinupunta nito. So, mas gusto niya siya yung sinasama kasi siya naman yung makakaisang dibdib ni Ibarra, diba? Lastly, parang yung naalala ko is umuwi si Clay sa bahay nila Ibarra and hinatid siya ni Fidel. So, yeah, at that time, nagarit si Ibarra kasi nga palagi daw umaalis si
nagre-reply, tapos yun nga hindi nagpapaalam, di ba? Tapos parang nangingialam. Pero may mga ibang tao na nagsasabi sa comment section to ah, na parang nagsiselos daw si Ibarra kasi magkasama si Fidel at si Clay. Pero I don't think naman na ganun yung case doon. Parang ganun yung dating niya, pero hindi ganun talaga yon. Kasi nga si Ibarra ay para kay Maria Clara. Si Clay and Fidel naman ang parang siniship ng maraming tao din. So ayun, I think we are ready for the next episode na. So without further ado guys, let's go check this out. You ready? 1, 2, 3. Pakawala ng ina. Ang basikip lamang yan dito. At ano naman po ang ibabalita namin sa padre? Na kung nais niya mabawi ang lahat ng mga nawala sa kanya, eh magdasal siya at hilingin niya ito kay San Antonio. O hindi kaya magsumbong siya sa nuncio! Binibini, ang panyo. Ay. Ikaw, anong ginagawa mo rin sa San Diego? No, habla Tagalog. Hatharbitha, babu. Ito ang sasabihin ko kay Senyor Crisostomo Ibarra. Subukan niyang kantiin muli. Ang sugo ng Diyos, siya ay mapaparusahan. Sabi nga ng tukayo ko, God is watching, Padre. Hindi mo man ako sagutin, pero mananagot ka pa rin sa Diyos. Sino ka bang demonita ka? Itigil na ang iyong kapritsyo dahil nakakagulo ka lamang sa magandang hangarin namin para sa bayan na ito. Panira lang pala ako dito eh. Dapat talaga nakinig na lang ako kay Mr. Torres. Di bale, dalawang tulog na lang. Uuwi na ako sa mama ko. At ngayon, bahagi na ng buhay ko ang panganib. Nais mo pa rin bang maging bahagi pa ng buhay ko? Isama mo ako kahit saan pa yan. Hindi kita iiwan. Walang makakapagpahiwalay sa atin. Kailan man. Sinunan mo. Hey! Iiwan mo ko na sa akin, anak ko! Pagpatayin kayo! Pagpatayin kayo! Pinag-uusapan natin ito kagabi, ngunit matigas ang ulo. Tingnan mo at munti ka na mapahamak. Anong gusto mo? Pabayaan ko na lang. Iniisip kita. Pero kung nais mo naman akong bigyan ng sakit ng ulo, gusto mo pabayaan ng iyong sarili at mawala at umalis kung kailan mo gusto, eh siguro hindi ka dapat pumunta sa poder ko. Mag-intay ka lang. Hindi mo na ako kailangan alalahanin pa. Ano ang iyong sinasabi? Mi mente sigue confundida. Muy caótica. Y pensé que bebíamos para olvidar, amigo. Salud. Ang problema ng Miss Lamerdang yan, amigo. Masyadong nangingialam. Ang daming opinion. Kababaeng tao, masyado nagmamagaling. Lahat kinakaya, lahat pinutulungan, at higit sa lahat, lahat pinagalaban. Admirable yung trait na yun. Pambihira, amigo. Pambihira. So, at gusto natin siyang pigilan, ikulong at igapos. Dahil hindi natin maunawaan kung bakit may mga ganong klaseng babae na kaya maglakas ng loob, tumulong, makialam, mag-alala, at umasang mapapabuti ang kanilang kalagayan. Higit pa sa kaya nating gawin. Si, amigo. Parehas ba tayo ng binong iniinom? That woman, Fidel, is not difficult. She's just different. Perhaps. Salud, amigo. Salud pala. Kung parang cheers. So yung Rene Salud, yan pala galing yung ano. Sorry. Okay ka lang, Miss Infantes? Makaka-uwi ka na. Mabibiting ka nga lang. Dahil hindi mo na masusubaybayan ang magiging kapalaran nila. Umpisa mo nang magpaalam sa kanila. Feeling ko di pa siya ready na umalis sa kwento. Di ba kahit sino naman siguro?
Ali. Feeling ko hindi si Prof. Torres yan. Iba yan eh. Buwan na ng dugo bukas, Ali. Samahan mo ko. Isang tulog na lang. Iiwan ko na ang mundong to. Iiwan ko na sila. Iiwan ko na siya. Mga dong? Apa? Pakidala na lamang ang mga kakanin niyan sa bahay nila Maria Clara. Sige ko. Paborito niyang kainin ng mga yan. Magmula noong kami mga bata pa. Ah, at kalakip niya na yung liham na ito. Ah, sigurado po matutuwa si Senyorita Maria Clara sa masasarap na pagkain at matatamis niyong salita. Bueno, ako'y magtutungo na sa kwarto de trabaho. Miss Clay, maaari mo ba akong bisitahin mamaya sa aking kwarto de trabaho pagkatapos ng iyong mga gawain bahay? Masusunod po, kamahalan. Este mahal. Lola! I mean, sir. Ala, awkward. Oh my gosh. Hoy, ba't ka sinabi yun, Clay? Lagot. Yung mukha ni ano, makado. Ay, ba't ganyan, babe? Ako. Iha, hindi ka ba napapagod sa kababasa dyan sa bagong liham ni Crisostomo? Kinikilig yung... Hindi ka ba nabubusog? Maria Clara. Sa mga matatamis na salita, Tia. Lalo pa nga ako nagugutom. Ramdam ko talaga ang pagtatangi niya sa akin. Bukas daw ay siya naman daw ang dadalaw sa akin. Pati na rin daw sa makalawa at sa makatlo. Malapit na ang pista. Kaya siguro mas marami pa kayong pagkakataon makikita at pagkakasama na yung nobyo. At wala na makakapagpahiwalay pa sa amin. Siya nawa, iya. Siya nawa. So, ganyang palakilig yung dati yung mga ano, sinaunang babae. Ito na po yung kape nyo, sir. Ang ganda ng kwarto di trabaho niya. Ibarra. Nakatulog. Bakit pa kailangan ng kape? Eh, nagsisiesta ka na. Mamimiss mo kaya yung kakulitan ko? Yung sakit ng ulo mo pag naglalamierta ako? Babu, sir. Kailangan ko nang bumalik sa amin eh. Sure naman ako, hindi mo rin ako pipigilan, di ba? Pero mamimiss pa rin kita. Sobra. Naka. Uy, mukha magising yan. Ang lalo! Ang awkward! Ang lapit ang mukha niya sa mukha niya, ano, Ibarra? May dumi. May dumi. Ah, kanina pa kita ginigising eh.
Lalo na ang tulog mo. Yung kape nyo, sir. Ay, salamat. Salamat. Ano po yan? Ito po ba yung planong ginagawa nyo para sa eskwela nyo? Char pala sa... Oo. Ngunit mga banghay pa lang to, mga krokis. Hindi pa rin ako kasing galing gumuhit ni Fidel. Pero bukod sa mga kwadradong silid-aralan, ay nais ko rin patayuan ang mga bata ng silid para sa kanilang sining. Kusan maaari silang mag-aral, gumuhit, lumikha, magsulat ng mga kwento, kung ano man ang natatanaw ng kanilang haraya. Haraya. Gets. Ang ganda. Sige po. Miss Clay? Po. Tungkol nga pala dun sa... Inasta ko kagabi. Nais ko sanang humingi ng tawad sa iyo. Dahil ngayon ko pa lamang unti-unting nauunawaan kung gaano ka kahalaga sa buhay ko. Ala. Ganon? Hindi na ba ako pampagulo sa plano mo para sa bayan to? Ang totoo ay magmula nung umuwi ako, batid ko nang walang pinagbago ang bayang ito. Pero ako lamang na iba. Pakiramdam ko tuloy ay ako ay dayuhan sa sarili kong bayan. Mag-isa. Hindi maitulad sa iba. Out of place. Parang ikaw. Di ba? Ang aking pagkaligaw ay sinabayan pa ng mga sakuna ng aking nadatnan. Pagkamatay ng aking ama, kura, ang mga sakristan. Pero aking natanto na ikaw ang kasama ko sa lahat ng iyon. Teka, sinasabi mo bang ako ang may balat sa puwet? Hindi. Ang ibig kong sabihin, ay hindi ko kakayanang pagdaanan ng lahat ng iyon ng mag-isa. At lalo na kung wala akong kasamang kakaiba na kagaya mo. Hindi ko siguro alam ang gagawin ko kung wala ka sa aking tabi nitong mga nakaraang araw. Kaya, Miss Clay, importante na magkasundo tayo. Upang patuloy mo pa akong masamahan, kasama ng iba ko pang mga mahal sa buhay. Tay, mahal sa buhay. Ano? Tunog ng kampana? Ako lang ba nakakarinig nun? Naririnig ko rin yun. Iyon ay hudyat lamang na mag-aalas tres na ng hapon. Kinabahan. Oo nga naman. Kinabahan siya doon. Nga pala, may nalimutan po akong kunin eh. Bagay kasi yung tinapay sa kape. Diba? Sabihan ko na rin si Mang Adong tungkol sa hapunan. Sige po. Crazy. Mahal? Lagaraw ako sa kanya. Gusto niya palagi niya akong kasama. At nasa tabi. Lord, ano to? Huwag ganito. Don't lead me to temptation, but please deliver me home na lang agad-agad. Hindi ko kakayanin to. Okay, bawal marupok. Bawal marupok. Ang ganda ng role ni, ano dito, ni Clyde? Dumilim yata yung screen natin. Pauwi na nga ako. Huhugot ka pa ng ganyan. Hoy, para sabihin ko sa'yo, school requirement ka lang. Pero bakit ganito? Paano ko magpapaalam sa'yo?
the good. Paano kita iiwan? Galing ni Barbie. Ay, ay, ay. Hindi. Hindi pwede to. Hindi pwede to. Ano ka ba naman, Clay? Ayaw mo sa Noli dati, di ba? Dead maka, di ba? Ayaw mo nga basahin, di ba? Aarte-arte ka ngayon. Sila ay mga tauhan lang sa isang kwento. Sa isang kwentong wala kang lugar. Out of place ka nga dito eh. Ibang-iba ka sa kanila. Dahil hindi ka tauhan. Tao ka. Totoong tao ka. At may totoo kang pamilyang nag-iintay sa'yo. Galing ni Barbie, grabe. Parang iyak na naman tayo. Miss na miss mo na sila, di ba? Iyak mo naman tayo for ilang days nito. Nakasad pa lang ng week. Kaya uuwi ka na. Okay? Final answer. Aalis ka na sa mundong ito. Ang hirap. For sure, mahirap yun sa kanya. Sa kailaliman ng tubig ay aahon ang mabangis na bakunawa at lalamunin ang maamong buwan. Nagsisimula na ang agawan sa kapangyarihan. Hi, ekumendo da Filipo. Eso asusta. Masamang signo sa paglitaw ng buwan ng dugo na iyan. Tranquila, Doray. Está bien. Yan ay maglalaho sa pagsikat ng araw. Ngunit inyong masdan ang nagbabadyang walang sinag ng buwan. Wari mga anino na mandirigma ng bayan na ito na nagkukubli o mapupulang puso ng mga nilalang na nahanda ng lumaban para sa pag-ibig. Mananatili dito sa kalupaan ngayong gabi bilang babala na may kababalagang maaring magbago sa buhay ng isang nilalang. Magsiwi na kayo! Patid ninyo, ilang minuto na lamang ay maaari kayong takpin ang mga lumalabag kay Alperen. Doray, halika na. Mag-aalas 9 na pala. Hindi ko ibig maglinis ng mga felda sa kartel. Oh, ganun pala. May ano? May curfew? Sa ikatlong gabi, magkakaroon ng pambihirang eclipse o buwan ng dugo. Sapit ng hating gabi, kailangan pumunta ka sa tori ng simbahan. Doon mo maririnig ang tunog ng kampana at ikaw lang ang makakarinig. Pauwi na ako.
Ma. Elias. Nakikita ko na kayo. Baka mahuli siya dyan. At wala nang makakapigil sa akin. Tama, Clay. Diretso lang ang tingin sa daan pa uwi. Huwag ka nang lilingon pabalik. Mahal na mahal ka. This is it. Lalabadikan. Haalis na ako sa napakagulong mundong ito. Ali? Pinapasunod siya ni Ali. Hindi. Nangilabot ako. Wala si Sisa. Ate Sisa? Wala sabi yung gusbox ko. Ayaw tumigil. Ate Sisa, okay lang po ba kayo? Ang ibig ko pong sabihin, aking mga anak. Sila ang nagpapadugtog ng kampana ng Panginoon. Nais ko sana mahagkan muli ang aking mga anak. Ay, nila ako papasukin. Hanggang dito na lamang daw ako. Ayaw nila kayong papasukin? Maraming salamat, Miss Clay. Senyor, pasensya na po. Napag-utusan po ako ni Senyorita Clay na magdala ng kape na kanyang tinimpla. Ngunit, bakit hindi siya ang nagdala nito? Senyor. Isang malaking karangalan ang makilala ka, Sir Ibarra. Maraming salamat sa lahat. Kung nais mo ay maaari mong hiramin ang mga yan habang nanunuluyang ka dito. Talaga po? Promise, sir. Iingatan ko po ito. Hindi ko ito gagawin yung souvenir kung nakauwi na ako sa amin. Souvenir? Ay, hindi. Wala. Basta, sir, isosoli ko po ito sa inyo ng buong buo pag uuwi na ako sa amin. Gagawin niya. Baka hanapin niya si Clay. Tigil ang iyong pagdarasal. May bumabagabag ba sa'yo sa tahimik na gabi? Totoo po ba yan? May dalaraw kong panganib na nagdurog ang buwan. May malinaw na paglabag sa ordinansa ng Alperen.
Bigyan niyo sana kami ng pag-uunawa. Ako ay pauwi na sana, ngunit nadaanan ko ang korwing sa aling sisa. Paalam, Nuri Mitangire. Hala, paalam sa iyo na. Basil. Basilia! Hindi! Hala! Oh my gosh! Sino ang bunarel? Si Sisa? Akala ko ba magpapakamatay si Sisa dito? O baka iba yung nabarel? Grabe yung goosebumps ko nung nagpakita si, ano, si Sisa, guys. Kayo din ba? Tapos ayaw tumigil habang, ano, kaharap niya si, ano, si Clay. Grabe ang mga kaganapan! Parang di ko kakayanin. Pa-intense ng pa-intense, no? After tayong paiyakin last week. Parang ngayon, iyak plus kaba. Yan yung parang mangyayari ngayong linggo. Kaabang-abang to. Okay. Ayun guys, ang bilis lang talaga pag ano, pag Maria Clara at Ibarra ang papanoorin mo. Ang bilis lang ng oras. Thank you so much sa panonood kasama ako guys. And abangan ulit natin bukas ang mga mangyayari. Mag-i-kap ulit tayo bukas and then konting discussion kung meron tayong kailangan pag-usapan. But for now, medyo hindi pa malinaw ang lahat. Pero sigurado akong may mangyayaring malaki this week, guys. So, yan. Abangan natin yan. Thank you so much sa lahat. And I think that's it. See you again in my next video. Bye.